Welcome po sa ating kusina, mga kaibigan. Ayan, simula na naman po ng usok sa kusina. Yan po ay luto ng ating manugang. Bagel beans with giniling. Ayan po ang kanyang bagel beans. Tignan po natin. May bawang at saka sibuyas. Ginisa ang giniling na karne ng baboy. Takpan mo na lang naman. Experiment. Takpan mo ng konti. At saka hinaan ang apoy. Yan. Eksperimento daw. Ganun talaga ang mga bata na bagong nagkakapamilya. Lahat naman talaga ay eksperimento hanggang sa matuto. Nilagyan ng durog na pamyenta. Halo. Kapag nagsisimula palang mag-asawa o magkapamilya, excited pa po yan mag-imbento ng mga ulam-ulam. Yan. Pan muna at takasan natin ng konti. Hindi masyadong malakas. Yan. Yan mga kaibigan, habang naghihintay po tayo na lumambot yung giniling, maluto yung giniling. Isa pong magandang araw po sa inyong lahat. Kamusta po ang inyong gising? Masaya po ba? Yan ang bagyo beans, ang aking manugang at ang kanyang beauty na sister ay maagang gumising. Lakad-lakad para exercise yung baby sa loob para lumabas na. Dahil kabuwana na. Kamusta? Kamusta po sa inyong lahat? Tignan natin uli. Ayan, kumukulo-kulo na. At pwede nang halo-haloin uli. Yung mga bagong nagkakapamilya dyan, alam niyo po bang nakaka-excite magluto-luto, mag-eksperimento ng luto para sa mister, para sa pamilya, ganyan ang mga nanay. Yung mga nagsisimulang magpamilya. Yan, malapit na. Naubos ang kanyang sabaw. Ano yan, Pete? Oyster. Ah, okay. Oyster sauce. Nakita natin yung oyster sauce. Yan po. Oyster sauce. Hindi po ito sponsor ha, mga kaibigan. Yan ay pinapakita lamang po natin ang product ng Mamacitas Oyster Sauce. Na ibig sabihin, masarap po siyang panghalo sa ating mga niluluto. Halo. Halo. Giniling na may bagyo beans. Ang bagyo beans po ay pwede din sa pansit. Masarap po yan pag may bagyo beans ang pansit. Pwede rin po sa ibang luto. Dati akala ko ang bagyo beans ay sa bagyo lang nabubuhay. Pero ngayon, basta po lugar na medyo malamig-lamig ay nabubuhay po ang bagyo beans. Ganon din po ang mga repolyo, ang carrots,
Marami na po yan dito sa Laguna, lalo na po sa Nagcarlan, dahil malamig po ang lugar ng Nagcarlan. Kaya yung aming kapitbahay, kapag pumunta po sa kanilang bayan sa Nagcarlan, pagdiri po ay may mga pipino, may mga repolyo at carrots po na binibigay sa amin. Yun daw po ay tanim ng kanyang mga kapatid doon. Ayan nga ang bagyo bin. Lagyan mo na konting sabaw. Madali naman pong maluto ang bagibing. Babasan natin konti ang apoy. Para hindi matunog ang bagibing. Ayan mga kaibigan, nagluluto po ay ang ating manugang. Nagpa-practice na. Hit. Huwag na lagyan ng magic syrup kasi malasa na yung oyster sauce. Pagpalasa din yun, try mo. Try mo muna ang lagyan muna ng tubig yun. Busin mo na yun. Kasi halos magkakapareho ng design yun, pampalasa. Hindi rin masyadong maganda sa katawan yung sobrang madami ng ayan. Yung isang nanay ay papaalala ng mga experience niya sa buhay. Tapos lasahan mo, tapos lasahan mo, tapos pag sa tingin mo hindi kulang ang lasa, asin na lang ang dyan. Asin lang ang katapat niyan. Yan. Dagdagan natin ang apoy para kumulo na. Kasi mga kaibigan, ang gulay, hindi po yan kagaya ng isang karne na matagal maluto. Kaya sabi po ng mga matatanda din na mga nakita ko nagluluto noon, kapag gulay na ang niluluto, dapat mabilis para hindi ma-overcook yan. O di po ba? Ang galing ng aking manugang. Lasahan mo muna. Para nakita mo yung timpla kong okay. Yan, kumakulo-kulo ang giniling. Yan, asin. Ito po ay ulam na sa pananghalian. Hanggang hapunan. Hanggang hapunan kung hindi maubo sa tanghalian. Ganun naman po talaga tayong mga Pilipino, mga kaibigan. Kapag may sobrang ulam, hanggang hapunan. At kapag hindi pa rin naubos sa hapunan, ilagay na po sa freezer. Alam niyo po yung amo ng aking mister, ang mga naging amo ni Lolo Dudong, kasi driver po siya. Naging driver po muna siya ng mga Koreano. Pag dinadala po ako doon sa mga condominium, sa mga tirahan, o kaya sa mga bahay, diyan sa Ayala Alabang ng mga Koreano, sobrang napakalaki po ng kanilang ref. At niluluto na po yung kanilang pagkain within 1 month.
Tapos ilalagay lang po sa freezer, tapos iniinit-init lang po yun ng kanilang kasambahay. Maliban po sa noodles, yan po ang bagong luto. Pero yung mga ulam-ulam nila, o yung mga pagkain nila, nakaluto na po yun, nasa loob lang ng freezer. Kaya kami po, natutunan ko din po yun kapag marami pong luto, nilalagay ko na po sa freezer yung iba para kinabukasan. Tapos alam niyo po ba yung pansit? Na-experience ko po yung pansit na isang buwan sa freezer. Tapos pag niluto mo uli o yung pinainit mo, lagay mo lang ng tubig habang iniinit. Huwag na masyadong maraming tubig. Pag naluto po uli, pag nainit po uli, ay ganun po uli ang lasa. Kaya yung tip po ay lahat ng ulam na sobra, huwag pong ilagay lang sa baba ng, sa loob ng frigider. Kundi sa freezer po talaga, hindi po talaga yan masisira kapag nasa freezer po yan lahat. Kahit anong klaseng ulam, basta naka-freezer po yan, hindi po yan masisira. Kahit isang buwan, tatlong buwan, dalawang buwan. Yan po ang sikreto. Okay na? Tikman ko daw. Sandali ha, mga kaibigan. Happy picture. Tikman daw ng Nanay Nabyanan. Yan. Oh, di ba? Masarap na. Masarap na. Lasang, tawag dito, bagyo beans. Oo, oh, luto na yan. Ang bagyo beans, madali lang yan maluto. Tapos, ilagay na lang sa isang kasirula na may takip. Kasi walang takip itong kawali mo ka. So, hindi ano? Hindi fixed. Oh. Ah, ayan. Okay naman pala. Okay. Okay. Maraming salamat sa inyong lahat, mga kaibigan. Ayan, nakaluto na po ang aking cute na manugang. Ayan. Yung kanyang baby. Oh, malapit nang lumabas. Excited na. At nakaluto na po. Initin ang rice para sa agahan. Ayan. Para po, pang-agahan naman yan. Tapos magluluto uli ng rice para sa tanghalian. Ayan po, okay na. Okay na ang ating tanghalian, mga kaibigan. Kaya maraming salamat po muli sa inyong panonood. Salamat po sa ating Panginoon kasi meron naman po tayong tanghalian, meron po tayong agahan, at may nakaready naman po na panghapunan. Ayan, salamat sa Diyos sa buhay nating lahat. Salamat sa kalakasan. Salamat sa hininga. Salamat sa mga biyaya. Bye po!